Prime! Hindi ka na makakatakas ngayon! Ito na ang katapusan mo, Prime! Oh, wait lang, Megatron, wait lang! Bakit Prime? Naisip ko lang na... Sigurado ka bang ako yung Prime na kailangan mo? Meron po bang ibang Optimus Prime dito ngayon? Alam mo naman, di ba? Uso ngayon yung multiverse na tinatawag nila. So, baka hindi ako yung Prime na hinahanap mo. So, ibig mo sabihin nagkamali ako? Actually, gusto ko nga makasigurado ka para hindi magkamali si Mighty Megatron. Di ba? May point ka. So, ganito na lang gagawin natin. Pupunta ako doon kay Teletron 1. I-confirm ko lang sa database namin kung ako nga talaga yung Prime na kailangan mo, okay? So, stay put ka lang dyan, and babalikan kita dito. Sabagay, tama siya. Pero teka! Bumili ka dito! Okay, hello guys! Welcome once again on our channel. This is Pinoy Toy Review Channel! Channel na kung saan nire-review natin ng mga iba't ibang klaseng toys na makikita natin sa market base here in the Philippines. Now, before tayo mag-start sa toy na nire-review natin for today, don't forget to like this video, especially if you're a Megatron fan. And if this is your first time here on our channel, please don't forget to subscribe and click that bell button so you'll get notified every time we'll have a new video. Now with all that, let's get it on! Now here's the toy that we're going to review for today, the Interstellar Deformation Toys Series Dark Whisperer. Okay. AKA Megatron from the animation Transformers Prime. Okay, so pag binili natin siya, ganitong klaseng packaging ang meron siya sa harap and sa likod. Ooh, parang ganda ng Prime ah. Parang naingganya tuloy ako dun sa Prime nila. Okay. And sa gilid, and sa kabilang gilid, and sa ibabaw, and sa ilalim. Okay, now with all that, i-unbox na natin yan. Now, before we proceed dito sa toy na re-review natin today, gusto ko lang i-appreciate natin yung box nila. Kasi from here, if you can see, material nila dito sa box is embossed. So makikita nyo may mga lines. Can we just appreciate effort na binigay nila for the box? Even the letters, so embossed sila. So ang ganda sa pakiramdam. At texturized pa, ang galing oh. And it even has yung hawakan na ganito, di ba? Si Hasbro hindi nagbibigay ng ganito. Nakailang titans na ako ng Hasbro pero walang ni isa na merong hawakan na ganito. Parang di ka mahirapan bitbitin yung mga malalaking box nila. Even sa likod, you see, embossed. Isa pa sa gusto kong ma-appreciate natin dito, ang ganda. For me ha, ang ganda lang oh, na isama ito kung meron kayong diorama. And then you will include this backdrop, di ba? Pero ang ganda din ng design yun. Eh, so, right now, i-unclamp na natin yan. Yan! Ito na ang kasama niya. Naunayan muna natin yung mga kasama niya accessories, which is ang nag-iisang espada. Ang kanyang sword. Ang kanyang translucent purple sword. Ang ganda rin ng kulay, eh, no? Di ba? Transparent na purple. Ganda rin. Right now, yun lang ang tanging kasama niya sa box. No any manual. Kasi yung manual natin, actually guys, nandito na sa box niya. Walang kasamang manual but included na siya doon sa box mismo. Okay, so now moving right along with our main figure. Ito na ang ating Megatron. Yan. Take a look muna sa kanyang details. Unahin muna natin yung kanyang face. Pag tinignan nyo ang kanyang face. Pero yan ang kanyang face. Yan. Itsura. Yung kanyang cannon. Sa side. Nice. And sa likod, John. Sexy back. Sexy back mga kababayan. Ang ating Megatron. Yan. Okay. So, after natin makita ang kanyang details, check naman natin ang kanyang articulation, which is sa ulo. Ball jointed naman siya. So,
Naro-rotate siya supposedly ng buo. But because of the hindrance na meron sa armor niya and sa helmet niya, hindi siya nakaka-rotate ng buo. And sa shoulder, uy, nice! He can do our Creed with arms wide open. Ball jointed din. So, naiikot siya ng 360. And actually, yung shoulder niya, pwede mo pa siyang matuklop, ma-fold sa likod niya ng pagganyan yan. So, parang more on macho stance, di ba? And then, sa biceps, who know any bicep rotation, sa elbow, na-rotate lang din because ball jointed siya. So, ganyan ang fold naman niya sa elbow niya. And then, pagdating sa kamay, no any articulation din. Although, pagdating sa kanon niya, yung kanon niya naiikot din eh. Kasi ball jointed din. Pagdating sa waist, no any articulation sa waist. And pagdating sa legs, hanggang ganyan lang yung kaya niyang splits. Okay? Hindi niya kaya yung Van Damme split natin. Nakaharang na ito. Actually, ginagawa ko ng paraan pero natatanggal lang yung legs niya. Mabilis matanggal if you rotate itong part na to doon sa ball joint niya na yan. So, hanggang ganyan lang talaga yung split niya. Okay? Pwede siyang makasipa patalikod ng ganyan. And paharap. Okay? Although, hindi niya talaga kaya yung split. Natatanggal talaga. Actually, loose yung sa akin. Yung nakuha ko dito sa part na yan. Actually, itong paan niya na to, akala mo may extra fold lang na ganyan. Pero mamaya yan kasi sa transformation niya. And wala nang any tiltage sa paa. Ano yan? Tanggal na naman. Technically, yun na ang kanyang articulation. Let's proceed now with its transformation. So, una natin gagawin is that unfold mo to. Yung sa harap niya yan. Nakaganyan yan. Okay? So, pag na-unfold na natin yan, ito, pwede mo nang i-side. Yan. Sa chest part niya. Yan. Ganyan na. And then, from here, aangat na natin yan. Hatiin nyo si Megatron sa gitna. This one, yung shoulder niya, yung dalawa, fold na natin pa ganyan. And itong baril niya ngayon, merong peg siya na dyan. And then doon. Ikot nyo pala muna, ikot. Yan, ikot nyo muna. And then from here, yan, ganyan ang itsura niya. Okay, ganyan na. I-split na natin siya ng pagganyan. Actually, pagganyan dapat ang itsura ng legs. Ha? So ito, rotate nyo lang din. Loose lang talaga yung sa akin dito sa part na to. Hindi ko alam kung natutuwa pa ba si Megatron sa ginagawa natin sa kanya. This one, ifo-fold mo lang itong buong part na to. Yan. Paganyan. Yan. Ganyan siya dapat. Okay? So, ganoon din dito sa kabila. Ganyan. Yan. So, technically, dapat ganyan ang itsura niya. Okay? And pag na-fold nyo na ng ganyan, actually, itong paan niya na to, so parang mag-hook siya doon sa loob. Diyan, may butas pa yan dyan. So, parang doon siya mag-hook sa pinakaloob na yun. Yan, okay? So, yung kasi ang magpapasecure. So, ganoon din dito sa kabila, ginawa natin. Yung kasi ang magpapasecure nung parang wings niya. So, ganyan na yung itsura nung Megatron natin. Yan na yun. Oh, I am not a fan ng animation ng Transformers Prime. Hindi pa ako nagkaroon ng chance para to sit down and tapusin yung buong palabas nila na yun. So, I have no idea kung ganito lang ba talaga yung transformation ni Megatron. Yan eh. So, believe it or not, ganyan na yun si Megatron saying hello sa camera. Hello, Prime! Ito na siya. Basta ayan na yung jet mode ni Megatron. Maganda naman sana siya eh. Oh. Maganda eh. Dito sa part na to, yung ganda. Parang mas okay pa kung nakaganyan eh. No? Ayun o, mas okay pa ang jet mode kung nakaganyan siya. Anyway, masaya na si Megatron natin yan. So, sa gilid, dissected yung Megatron natin sa ilalim. So, itong kanyang jet mode, technically, ayan na yan, kita nyo lahat. Kita nyo yung sa chest part niya, kita nyo yung pag-dissect natin sa kanya, kita natin yung pag-split natin sa kanya, kita yung ulo niya, and kita rin yung kamay niya. Anyway, balik na natin siya sa kanyang robot mode para makita na natin ang ganyang height. And ang height ng Megatron natin na to is around 7.5 inches. Okay, so right now, compare naman natin siya sa iba pa nating Megatron.
ating Legends Kill din na Gene Bao, Megatron. Beast Wars, Classic Megatron. Ang Dragon, Megatron. Yan! Nakakatakot! Puro Megatron! Why not, ipasok na rin natin ang ating McDonald's Happy Meal Megatron. Yan! So yan ang ating size comparison. So if you're planning to buy this toy, ang price range niya ay naglalaro sa 400 pesos up to 800 pesos. Okay, depende na lang again kung saang market kayo makakuha ng specific copy ninyo ng Megatron na ito. So there you have it na guys. Ito na ang ating Interstellar Deformation Series Dark Whisperer. AKA Megatron from the animation Transformers Prime. So what do you think of this figure, guys? Is it a go for you or a no for you? Definitely for me, this is a no. First of all, because hindi ito yung line ko, okay, ng Transformers. So I am more on a G1E na tinatawag nila. Hindi ko kinalakihan yung Transformers Prime. Although, I think overall look niya seems legit naman from that animation based sa mga nakita kong mga photos, sa mga nakita kong episode, mukhang kamukha naman siya doon ni Megatron. Okay? Although, medyo downside lang talaga sa akin is yung transformation niya. Okay? Pagdating sa alt mode niya, you can see his hands, yung split niya, hinati natin siya sa gitna, tapos nakalitaw yung head niya. So, yung alt mode niya medyo hindi maganda for me. Although, sabi ko nga sa inyo, pagdating sa robot mode niya, seems legit, di ba? Ang ganda yun. Actually, maganda siya pang display lang. Pang display. Kasi isa sa downside na nakikita ko is that itong leg part na nakuha ko. Actually, itong leg niya talaga, hirap siyang ma-articulate na kasi may mga nakaharang doon sa part niya na to. Hindi ko siya ma-position. Ayan, tanggal na naman. Hindi ko siya ma-position ng gusto ko kasi natatanggal nga itong part na to. Yan, to, yung part na yan. So, nakaharang kasi. So, yun ang mga downside nitong Megatron na to sa akin. Although, yun nga, kung i-display nyo siya as is ganyan, maganda, maganda naman siya tingnan. So, there you have it guys. Once again, ito na ang ating Interstellar Deformation Series Dark Whisperer. AKA Megatron from the Transformers animation Transformers Prime. Okay, so if you have any comments, questions, suggestions, or any violent reactions, please comment it down below na lang din. And once again guys, thank you so much for watching this video. It's me, Pinoy Toy Review, signing out.